bakit may mga pangyayari po sa mundong ito. Katulad ng wala naman tayong ginagawang masama, but nakaka-experience tayo ng mga bagay-bagay na hindi kayaya or hindi magaganda. So ang sagot po yan, mayroon pong mga limang pangyayari po sa mundo na ito, bakit ang mga bagay-bagay o mga pagkakataon o mga pangyayari nagagano. Lima po. Una po, it is the cause of the law of nature. So nung ginawa po ng Diyos ang buong sanlibutan na ito in Genesis 3, ay nagawa na po lahat, kasama na po dito ang panahon ng natures. Kagaya lang din po ng water vapor, kagaya ng mga bagyo, kagaya ng mga earthquake, ay lahat po yan may purposes because God created that one, the natures. Kaya po kung may mga bagay-bagay na hindi mo control and out of your control and it is gumagalaw na po siya because mayroon na pong low dyan, katulad ng mga storm, katulad ng mga ulan, katulad ng mga earthquake, but sometimes God created these things para po sa kanya mga purposes ay pwede po niyang makontrol, kagaya po nung nagbagyo at kinontrol po ni Jesus Christ. Also still Satan din ay sumasakay po siya sa mga panahon na ito. So yan po ang una, may mga bagay po sa mundo na ito nagaganap because there is a law of nature. Pangalawa po, mga bagay na nagaganap po sa mundo na ito ay mayroon pong the cause of na mga decision of the other people. So may mga bagay po na hindi natin kagustuhan or hindi natin ini-expect at hindi po natin kasalanan, at ang kasalanan po nito ay iba't ibang mga tao. Katulad po ng ikaw ay nagmamaniho or ikaw ay naglalakad at binangga ka, ay hindi na po yon dahil kasalanan mo or ginawa ng Diyos yon or ginawa ni Satan, but because there is the other people's decision. They can decide whatever they want because that is the justice of God. Binigyan niya lahat ng tao ng free will. Kaya nagkakaroon ng mga bagay na ito. Katulad ko, in my experience, I have already in robbery. At wala naman po akong ginagawa ng masama para gawan ako ng ganoon or naging good citizen sa man ako. But still, because the decision po ng mga criminal na yon, na robbery nila, kaya po naganap na nagkaroon ako ng robbery at natamaan po ako ng Tatlo po ay gumaganap ang mga bagay because of our own decision. Sabi nga niya dyan in the book of Proverbs na ang ating mga puso ay siya nagkakata pero ang Diyos ang nag-aayos. Katulad din po yun na mayroong mga desisyon ng ibang tao bagaman sa ating mga sarili din. Kaya nagaganap ang ating mga future sa mga buhay because we decided it before in our past. Kaya po nagaganap ang mga bagay. Pangatlo po, pang-apat, ay ito po ang mga gawa ni Satan. May mga marami pong principalities and power sa mundong ito, the invisible things ng kanilang kapangyarihan, ng kasamaan na hindi natin expected. Kaya po nagaganap ang mga bagay sa mundong na ito that we are not expected, the bad things, but nagaganap siya because mayroon pong mga kapangyarihan, mayroon pong mga angels, invisible na mga power of the air na siyang mga nangyayari, at you cannot expect na may mga bagay-bagay every now and then na mangyayari sa the last thing and the very good thing na may magaganap sa mundong ito ay yun pong tinatawag the providence of God. Kaya po lahat ng Diyos according to His power na magkaroon po ng working together all things according to Romans chapter 8:28. Para po ito sa ikabubuti ng kanyang gospel at para po kaibubuti ng kanyang mga anak. So kung ikaw ay anak ng Diyos, kung tinanggap mo ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo according to Corinthians chapter 15:1-4, that how Christ died, how Christ buried, and how Christ resurrected, at nandun na siya, nabuhay forever ng Diyos sa Ama, nagkakasuffer po tayo ng persecution, but ang persecution na po ito, hindi po natin magiging kahinaan, bagkos maging kalakasan po natin, because nakikita po natin dito, hindi pa siya nakaabot o naka-one-fourth sa anumang klaseng sakripisyo na ginawa ng ating Savior, which is Jesus Christ. Hope na nagbigay sa atin ang answer sa maikling panahon itong mga kasagutan ito, at God bless po sa ating lahat.